Ngayong tag-init, welcome po kayong lahat sa amin sa Ilocandia na kung tawagin, Amianan! Saan ka man makarating, kailangan mo pa ring balik-balikan ang bayang pinagmulan. Kung saan ang tunog ng dagat, musika sa tenga. Ang pagkain, hinahanap-hanap ng panlasa. At ang kultura't kasaysayan, bahagi ng iyong pagkatao. Intayon, kakabsat kan kailian, magbalik probinsya tayo. Sarap. Shot. Ay na, apo. Jaksa kayatin. Nandito na tayo. Okay. Sa aking tinubuang lupa sa Ilocos. Ang una nating destinasyon, ibabalik tayo sa nakaraan sa Heritage City of Vigan sa Ilocos Sur. Dito sa Vigan, hindi lang tiyan ang mabubusog sa sarap ng mga pagkain. Mabubusog din ang mata sa napaka-instagrammable na mga lugar, pati na ang isipan sa mga kaalaman tungkol sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Kalesa pa rin ang hari ng kalsada rito. Nung sa JSR, sinubukan ko ng maging kutsero dito sa Vigan. Ang nagturo sa akin yung asawa ni Nanay Berta. Nakalimutan ko na yung mga tinuro ni Tatay eh. Opo, so, ituro nyo na lang uli sa akin. Sila bang ang gagamitin natin kasi tutorials lang ako. Mas madali raw sumunod si Labang. Labang is Ilocano word for spot. Marami siyang spot. O, paiba-iba yung kulay. Nang, turuan nyo nga ako paano nga ulit. Hawak lang ng dalawang tali, ma'am. Mm-hmm. Tapos pag diretso, control lang po yung kanan. Okay. Pag noag-turn. Noag-turn po, kanan, kaliwa po. Ah, baliktad. So pag gusto mo siyang kumaliwa, hilain mo yung kanan. Kaliwa po. Ay, o nga. Kung gusto mo siyang kumanan, hilain mo yung kaliwa. Kanan po. Ah, kanan. Ayan na. Sorry. Pagka gusto mo siyang kumaliwa, kaliwa. Opo. Okay. Paano pa andarnan? Sige po. Hello. Okay. Hello. Manipo, dito'y Kalye Crisologo, dito'y Vigan City. IKMJS na yan! Yay! Ang ancestral houses dito, well-preserved. Meron tayong tinatawag na Vigan Conservation Code. Kung ano yung gusto nila sa kanilang bahay, dapat dadaan muna sa Vigan Conservation Council. Ang ancestral house na ito, pagmamay-ari ni Diwata, matikas pa rin nakatindig kahit 200 years na o 200 years ang tanda. Noong araw, ganun ang architecture eh. Kung ano kasi yung naaangkop sa ating kapaligiran, yun ang sinunod paggawa ng mga bahay at gusali. Depende sa klima natin, maganda rin mag-usyoso dito. Makikita mo lahat ng kapitbahay. Mga Marites, oh, kamusta ba kayo? Puro food processor na tayo. Pero ito yung lumang pangkatas ng tubo para makagawa sila ng asukal nung araw. Ginawa nilang upuan. Diba? Ang ganda. Oh. Game of Thrones. Lumang bangka. Ginawa na rin upuan. Ang ganda-ganda. Oh, diba? Ay, naglaro ba kayo nito, mga Holen? Ginaganon to eh. Ay! Naku. Tapos ito, ma'am, yung pan. Arenola, yung mga... Ceramic arenola. Mga millennial dyan, tsaka mga Gen Z. Ito ang sinaunang CR. Taong 1572, nung itinatag ang Vigan, regalo ng hari ng Espanya kay Kapitan Juan de Salcedo nung bisitahin ni Don Juan sa kauna-unahang pagkakataon. Ang inihanda raw ng mga Ilocano sa kanya? Bagnet?
Ang pinakamalaki at isa rin sa mga unang paggawaan ng bagnet sa Ilocos Sur, nasa bayan ng Narvacan. Meet the Bagnet King. Bakit may tubig po? Kasi yun ma'am ang pampalambot mo dun sa karne. Kasi kung solid na manteka, pag uminit kasi yung mantika, maluluto kagad yung skin ng baboy. Matrabaho po ito ha, ang init. Bakit ho ba masarap ang bagnet? Tignan mo naman ang bagnet, ma'am. Walang kwan, walang ingredients na yan, ma'am. Basta puro karne na lang. Pero may asin? Wala, ma'am. Walang asin yan. Masisira yung mantika mo pag may asin yan, ma'am. May betsin. So pure na meat? Oo, pero pag tikman mo, may lasa. Dari pang sungkit mo. Basta tuduklatan, ma'am, ti mamin. Improvise lang ting pagluluto na to, ma'am. Ay, oo, ma'am. Hindi ko napansin. Ano nang electric pan yung pang ano, improvise. Galing, ha? Pero alam ko, ito masarap na part yung may buto. Di ba sa lechon, yan ang masarap eh. Yeah. Agpaiso niya. Madlawdak nga na laingak na mangan. Napagahalata. Daituyen, tinaimas, kanasarangsang, kapabsug, nga bagnet itinarbakan, Ilocos Sur. Mangan tayon, apo! Mga Marites, narinig nyo yun? Ay, ang lalaki. Malulugi ako nito sa tindahan. Ang harap. Bet na bet. Perfect ipare sa bagnet ang sikat na panulak dito sa Ilocos. Singtapang daw ng bayani ng Ilocos na si Diego Silang, gawa sa tubo. Ito ang Basi. Bago pa man dumating ang mga Kastila, malaking industriya na sa Ilocos ang paggawa ng basi. Naging mitsa pa nga ito ng isang madugong digmaan, ang Basi Revolt taong 1807, kung saan nilabanan ang mga Ilocano ang monopolyo sa paggawa ng basi. Last year, idedeklara ng NCCA as National Treasure. Ang mga paintings ito ay nasa National Museum, tabi ng bahay din ni Padre Jose Burgos na ginawang museum. Isa sa mga naunang gumawa ng basi, ang pamilya ni Virginia. Ang mga tubo, pinipiga sa dadapilan. At saka pinapakuluan bago iimbak sa banga o burnay. Iimbak namin yung katas hanggang 6 months para maging basi. Bagnet and basi go together. Cheers. Cheers po. Cheers. Harap nga. Harap yung basi nyo. Kung ang mga Tagalog, bulalo, ang mga Ilocano, sinanglaw. Hardcore na pagkaing Ilocano. Hindi ito pwede sa mga pihikan kasi puro laman loob. Welcome to First Sinanglawan, ma'am. Iti bestseller nga part ng? Yung dila po. Dila. Awan ti dila nga rudan? Ada, ma'am. Ah, sige, kanakbasin. Okay. Sarap. Nakakagising. Para rin siyang sinigang na medyo parang papaitan kasi nga yung dami ng karne na pinaghalo-halo. Yung buto-buto, so para rin siyang bulalo. Malambot kasi. Pagdamag nila to, niluluto sa kahoy. Katabi ng Ilocos Sur, ang aming probinsya. La Union. Ang isang bahagi ng probinsya nakaharap sa West Philippine Sea. Kaya naman, ang seafood dito garantisadong sariwa. Bagong huli. Gumagalaw pa yung tentacles. Siyempre, hindi pwedeng umuwi nang walang pasalubong. Nanang! Nanang Adakmanan! Maraming nag-order dati. Mula nung na-feature daw namin sila, dumami yung order. Kasi nakakarating sa Amerika yan eh.
Pero heto ang isang bago sa aming probinsya, ang Adventure Park na ito sa bayan ng Pugo. Nasa bundok po tayo kung napansin niyo po, kaya nag-adjust na lang po yung resort para ma-maintain po natin yung kagandahan ng nature po. Bawal dito ang mga mahihina ang puso o sa mga takot sa heights katulad ko. Ayun na ako. Diyak sa kayatan. Kailangan ko ba ito gawin? Yes, ma'am. Nandito na tayo. Okay. Pipikit na lang ako. Bahala na. Damat agsipaw kanyak dyan niya. Ang dali, parang kinakabahan talaga ako. Kailangan ko ba talagang gawin to? Kakayanin ko kayang lumipad kasama ang aking team? Wala, nananenervyos na ako ngayon pa lang eh. Aatras na sana ako kung hindi ako hinamon ng kapwa ko Ilocano. Ito tara sa Ilocano. Kaya, laban! Kung ano-anong pinapagawa sa akin itong mga to, palibasa, puro sila mga bata. Yay! Tapos na ako. It feels good to be home. 2 taon din mahigit na hindi ako nakauwi ng ganito sa aming probinsya at maranasan ulit itong environment na kinalakhan ko for this great Ilocos adventure. Bagong huli, agyamanak unay apo. Ang madalas sa aming tukso o biro, kaming mga Ilocano, nuknukan daw ng kuripot. Mangantayon apo. Pero kwentong kutsero lang yan dahil pagdating sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa buong Ilocos, hindi kami maramot. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.